Isa siya sa itinuturing na reyna ng pelikulang Pilipino noong dekada 60. Tinaguri ang Elizabeth Taylor ng Pilipinas. Walang hindi nakakakilala sa kanya. Iniidolo siya ng bawat Pilipino. Laman ng lahat ng pahayagan at magazine ang kanyang larawan. Ang kanyang buhay ay isang bukas na librong sinubaybayan ng bawat isa sa atin. Lumipas ang mga taon at nanatili pa rin siya bilang isa sa mga institusyon at haligi sa mundo ng showbiz. Subalit sa likod ng ningning, walang nakakaalam sa kanyang mapait na pinagmulan. Mga kaibigan, subaybayan po natin ang buhay ni Miss Amalia Fuentes. Nagmula si Amalia sa isang angkang may kaya. Purong Kastila ang kanyang ama at Chinese-Filipina naman ang kanyang ina. Primero. Mo. Ha? Natatakot po kasi ako. Nagkakagulo kasi sa labas. Baka kung ano na po nangyari sa inyo. Nena, no te preocupes. Estamos aquí. Huwag kang matakot. Mira. Mira to naman, no? Alex, mira. Se llamo Jesusín. Ang gwapo-gwapo po niya. Jesusing? Jesusing. Alvaro. Alvaro ang pangalan niya. Para may junior na tayo. Ching? Para po siyang santo na nakikita ko araw-araw sa simbahan. Na, de verdad. Sang santo. Ito. Mi anghel. Kaya ang gusto ko, ikaw magiging anghel de la guardia niya. Ano po yun? Tu eres la mayor. Ang gusto ko, ikaw ang tumingin sa mga kapatid mo. Mahirap na ang panahon ngayon. Hindi na natin alam kung anong hinaharap natin. Pero ang alam ko, basta pagsama-sama ang pamilya, walang pwede maging mali. Kaya ikaw, ipangako mo sa akin na ikaw ang magiging anghel de la guardia ng mga kapatid mo. Ha, nena? Opo, ako po ang magiging anghel nila. Oh, gusto mong kargahin? Ha? Nena,
No te olvides, eh? Mahalin mo mga kapatid mo. Walang sakitan. Kung inaape, ipagtanggol mo sila. No te olvides. Apo, papa. Ano? Pansensual! Pansensual, pagsangapit to! Sumama ka sa akin! Bakit? Ano nangyari? Ang kasama mo! Basta huwag ka na magtanong! Sumama ka sa akin! Saan ang asawa ko? Soy español. Yo soy de España. I have Juni. Critical immunity. No, no soy americano. Soy español. Yo soy de España. ¡Wakaranay! Hey! Ano na ginagawa niya sa asawa ko? Anagawa! Kapitay! Ano na ginagawa niya sa asawa ko? Dile, soy americano. Soy español. Dile! Dile! Alvaro! Usa na lang kayo! Dile! ¡Chiquillos! ¡Mis chiquillos, mis nenas! ¡Venegas, otra cosa! ¡Retírala! ¡Ahora retírala! ¡Retírala! ¡No soy americano! ¡Alvaro! 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 ¡Retírala! Pagkalipas ng ilang buwan, napabalitang nakulong ang ama ni Amalia sa Intramuros. Hindi na ulit siya nakita ng pamilya niya hanggang sa dumating ang liberation. Ngunit kasabay nito ang isang masamang balita. Concepcion! 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 May balita ka? Nilibot ko na ang buong Intramuros. Ang narinig ko, napalaya na raw siya. Pero namatay siya habang sinasagip ang isang pamilya. Kung nasa naputukan siya ng buong ba? Rosa. Kumasakit. Alam ko mahirap, pero kailangan mo tanggapin ang katotohanan. Isipin mo na lang namatay si Alvaro na isang bayani. Concepcion. Ang pamilya ko. Paano ang pamilya ko? Paano kung mabubuhay ang pamilya ko? Kung kaya mo yan, may awa ang sus. Diwanan mo ang loobok. Sa murang edad ay naulila si Amalia sa kanyang ama. Hanggang lumipas ang mga taon. O, oh, ikaw naman. Sige pa, kaya ko pa. Ang dami, ah. Natatalo ka na. Oh, kanina ka pa dyan, ah. Halika, magmeryendo ka muna. Umaya na lang, hindi ko maaaring iiwan to, eh. Alam mo, baka magkasakit ka niyan. Halika, kumain ka muna. Mahirap ang buhay ngayon. Hindi ako pwedeng tumigil. Pagtatahi ko lang ang naglalagay ng pagkain sa mesa ng pamilya ko. Lumalaki na sila.
malaki na rin ang kastusan. Alam mo, hindi mo naman kinakailangan na solohin ang lahat eh. Ano ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, bakit hindi ka mag-asawa muli? Marami namang nanliligaw sa'yo. Meron kang maliligaw na doktor. Meron din nanliligaw sa yung binatang protestanteng pastor. Si Isagani. Oo, si Isagani. Alam mo, nakapag-usap kami minsan eh. Sinabi niya sa akin na malinis naman daw talaga ang hangarin niya sa'yo. Ikaw lang ang lumalayo sa kanya. Hindi ko alam. Ikaw na rin ang nakapagsabi sa akin, lumalaki na ang mga bata, oh. At saka iba na rin yung may kinikilala silang ama. At importante sa lahat, binata at pastor si Isagani. Sinisigurado ko sa'yong magiging mabait siya sa'yo at saka sa mga anak mo. Dala na rin marahil ng matinding pangangailangan. Pinakasalaan ng ina ni Amalia ang masugid nitong manliligaw, si Isagani. Ayaw mo, humahin ka ng gulay. Tubi yung katawan mo, oh, para kang patpat. Hindi ko gusto yung lasa eh. Oh, tama na yan. Tama na. Ano yung pangaral ko sa inyo? Diba dapat nagtutulungan, nagbibigayan, at nagdadamayan tayo magkakapatid? Dahil yun ang sinasabi ni Papa nung nabubuhay pa siya. Kaya kain na. Siya kasi. Oh, tama na yan, Choy. Kain na. Mama! Mama! Mama, ang tagal niyo nawala. Buti dumating po kayo. Mga anak, may sasabihin ako sa inyo. Si Isagani, ang bago kong asawa. Bago niyong asawa? Pagkasal na kami sa Bicol. Ano ibig sabihin? Siya na po yung bago naming papa. Hindi, anak. Kahit sino, walang maaring pumalit sa papa niyo dyan sa mga puso ninyo. Siya lang ang nag-iisa niyong ama. At kahit kailan, ayokong makalimutan niyo siya. Pero, dahil wala na siya sa atin, si Isagani na ang magiging katuwang natin sa buhay. Siya na ang gagawa ng mga responsibilidad na iniwan ng ama ninyo. Siya ang magiging gabay niyo. Anak, ang Isagani niyo. Intindihin. Bakit ka umiiyak?
naaalala ko lang kasi si Papa. Siguro, kung nasan man siya ngayon, binabantayan pa rin niya tayo. Alam kong mahal na mahal pa rin niya tayo. Kaya huwag naman natin siyang kakalimutan, ha? Oo naman. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Pero bakit kailangan ipagbili pa natin ang bahay na ito? Pwede naman tayong tumira pa dito, ah. Kahit ano pa ang sabihin natin, bahay pa rin ito ng nasira mong asawa. Hindi maganda sa mata ng mga tao na nakikitira ako dito sa bahay ninyo. Pero isa gani... Isa pa. Masyadong malaki ang bahay na ito. Mula ngayon, kailangan mabuhay tayo ng payak. We shall humble ourselves and the blessings of the Lord will be ours. Kung yan ang desisyon mo, bilang asawa mo, sasang-ayon ako. Lilipat tayo hindi dahil yan ang desisyon ko. Kaya tayo lilipat dahil yan ang tama. Ako na ang padre de pamilya ngayon. Hindi na si Alvaro. Oh, hindi kayo. Pasok kayo sa ito sa loob. Oh, ipatong yung lahat yung mga gamit dito sa lamesa. Sige na, pasok, pasok. Mama, dito na po ba tayo titira? Oo, nena. Mula sa araw na to, dito na tayong lahat titira. Saan po yung kwarto namin? Walang kwarto dito. Dito tayo sa sala matutulog. Lahat tayo, sama-sama tayo, matutulog tayo sa sala. Alam kong nasanay kayo sa marangyang buhay dati. Pero mag-iiba ng lahat ngayon. Opo, John. Mabuti naman at nakakaintindihan tayo. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin sa baba. Tulungan niyo ako magbuhat pa ng ibang mga gamit. At babayaran ko pa yung kalesa. Mag-ayos na kayo dito. Naging mahigpit ang pagpapalakad ni Isagani kay Amalia at sa kanyang mga kapatid. Amalia, gising na kayo. Amalia, narinig mo ba ako? Sabi ko gumising na kayo. Chong, maaga pa po. Iligpit nyo na yung mga kalat nyo dyan, yung mga musketero, dahil nakakalat kayo sa salas. Sige na! Pag-aista kayo dyan. Nakakalat kayo lahat dito! Patutin ang lahat! Ano ko yung mga tao?
kayo lagi to! Para magtanda kayo! Tinuturuan ko sa kala. Paano na mangyayari sa kala kung hindi sila matututo? Bawal ang maging tamad! Ayon sa Biblia, spare the rod, spoil the child. Alam ko ang ginagawa ko, kaya wag mo akong pakialaman! Pakialaman mo ang lukoy ang mga yan sa sakit o pamamalo mo eh. Hindi ko pinalaki ang mga anak ko para paluin ang sakit. Kaya itinutuit ko ang mga anak mo! Ayon pa rin sa Biblia, give me a child of 7 and I will give you a man upright and true. Hindi pa huli ang lahat para matuwa! Natawa ka na sa mga anak mo! Noon lang natikman ni Amalia at ng kanyang mga kapatid ang mapalo. Kaya di nila malilimutan ang mapait na karanasang ito. Kasabay nito, lahat ng inaasahang pagbabago ng kanilang ina matapos itong mag-asawa muli ay hindi nangyari. Dahil bagamat alagad ng Diyos ang kanilang tiyo Isagani, naging malaimpyerno naman ang kanilang buhay sa ilalim ng mahigpit na pagdidisiplina nito. Ate! Ate, masakit! Ate! Ate! Masakit! Ate! Shhh! Tahan na. Mamaya mawawala rin yung sakit. Ate, hindi ko maintindihan eh. Bakit ba niya tayo sinaktan? Wala naman tayo ginawang kasalanan, di ba? Hindi ko maintindihan si Papa nung nababuhay pa. Hindi naman niya tayo pinabalo. Dahil tamad daw tayo. Pero ate, wala naman tayong ginagawang mali ah. Natutulog lang tayo. Hindi tayo tamad. Alam ko wala naman tayong ginawang mali eh. Pero kay Chong meron. Ate, umuulit pa pa nasakpan niya tayo. Natatakot kasi ako eh. Hindi ako sanayang nasasaktan eh. Ate, ayoko na mapalo ulit. Ayoko. Alam niyo, kung pwede ko lang saluhin yung mga sakit ko na nararamdaman niyo yung mga palo ni Chong, gagawin ko. Na tiniis ni na Amalia ang pagmamaltrato ng kanilang ama-amahan. Hanggang sa pumunta ang buong pamilya sa Mindanao para sa isang misyon ng kanilang tiyo. Mama, dito na po ba tayo titira? Para kasing ang layo-layo eh. Nak, naatasan kasi ang Chong mo na subukang i-convert ang mga Muslim sa pagka-protestante. Bakit pa kasi kasama tayo? Ayoko po dito eh. Anong sabi mo, Nena? Wala po. At nagsisinungaling ka pa ngayon? Hindi po. Di ba nga po ang sabi sa Ten Commandments? Honor thy father and thy mother. Ayun pala eh. Bakit ka sumasalungat sa kagustuhan namin ng mama mo? Hindi mo na ba kami iginagalang?
Talaga bang demonyo na nagahari dyan sa puso mo? Hindi mo malang inisip na para sa Diyos ang pagpunta natin dito sa Mindanao. Sorry po, Chong. Kayong dalawa, tulungan niyo akong buhatin itong mga gamit. Iakita natin sa taas. Nena! Po? Halika nga rito. Di ba sinabi ko sa'yo? Pag makikita mo kami ng mama mo, magbibigay galang ka? Pasensya na po. Pasensya? Sabi mo, bastos ka! Hindi ka talaga marunong gumalang sa mga matatanda sa'yo! Ikaw! Kanina-kanina pa kita hinihintay, ah! Nasaan na yung sukang pinabibili sa'yo ng mama mo? Magsalita ka! Chong, kasi po nahulog ko yung pera kanina sa may tindahan. Eh, hindi ko na po nahanap, kaya hindi na po ako nakabili ng suka. Sinungaling! Pati ba naman ako? Paglulukuhin mo? Ha? So, nagsabi po ako ng totoo. Ang sabihin mo, ibinili mo ng candy yung pera? So, kaya wala ka nabiling suka? Ha? 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 Ano ba yun? So, tama na! Ate lang dito! Ano ba yun? Ha? Ano ba? Tao siyang nakstil! Kasalanan sa Diyos ang magnakaw! Alam mo ba yun? Ha? Alam mo? Alam mo ba yun? Ito para magtanda! Oh, Nena, may bibilin ka ba? Nena? Ano ba yun? Ha? Pag inutusan kita, ayaw! Tama na! Umalis ka dyan! Nena, umalis ka dyan! Ikaw ang tatamaan dito! Tama na! Ito na yun! Ito na yung pera na nakita ko sa ilalim ng tindahan! Sana naniwala kayo kay Alex! Nagsasabi siya ng totoo! Kung sana nakinig kayo sa kanya, sana hindi na siya nasaktan! Gitna ng pagmamalupit na naranasan nila mula sa kanilang ama-amahan, pinilit ni Amalia na magpakatatag para sa kanyang mga kapatid. Siya lang kasi ang naging sandigan ng mga ito sa tuwing matitikman nilang hagupit ng kanilang tiyo Isagani. Samantala, sa pagdadalaga ni Amalia, lalo pang tumingkad ang kanyang kagandahan at katalinuhan. Marami ang nakapuna at humanga sa mga katangian niyang ito. Congratulations, Mrs. Fuentes. Bakit ho? Ah, hindi ko ba nasabi ni Amalia sa inyo? Talaga tong batang to, napakalihim.
Alam ho niyo ba na siya na naman ho ang nangunguna sa klase at accelerated pa ho siya? Hindi lang ho yun, Mrs. Alam ho naman natin kung gaano kaganda yan si Amalia. Alam ho ninyo, kaya ko ho kayo nilapitan, gusto ko ho kayong paalalahanan. Tungkol ho saan? Si Amalia, walang mali siya sa lalaki. Misan nga parang lalaki kumilos. Palaban, brusko pag minsan, eh siyempre iba na naman yun pagdating sa lalaki. Dapat binabantayan nyo na. Hindi nyo na hinahayaang mag-isa. Alam nyo, sa ganda ng anak ninyo, pupwedeng kahit sino madimonyo. Kahit sinong lalaki, kaya dapat huwag nyo hayaan mag-isa sa bahay. Dapat binabantayan ninyo. Huwag nyo na siyang hayaan mag-isa. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Mama? Oh. Magpapaalam lang po kasi ako para bukas. Kukuha po sana kasi ako ng Chico. Habang maaga pa po, wala pa naman ho yung gurang doon. Sige. Salamat po. Nena, sandali. Halika nga dito. Halika rito, tinatawag kita. Tinatawag kita, bakit ayaw mo lumapit? Ha? Bastos yung bibig ko. Ha? Huwag kang makialam dito! Huwag kang makialam! Saan mo natutunan yung gulang na salita, ha? Bastos yung bibig mo! Bastos! Ha? Dapat yun sa bibig mo, ha? Sinasabot para linisin. Linisin yung matumihan ng bibig mo. Bastos! Ha? Saan mo natutunan yung mga ganyan salita? Ha? Dapat yan sabunin para luminis, luminis, luminis yung bibig mo. Huwag kang makialam dito! Sinong gulang? Saan mo natutunan yan? Sino man natuturo sa'yo na magayang salita? Ha? Sino? 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 Ayup ka! Demonyo ka! Ayup ka! Alam mo kung sino kung basta ka mabuti! Ano bang kasalanan namin sa'yo kung bakit mo kami pinapahirapan na ganito, ha? Demonyo ka! Ako? Ako demonyo? Ha? Ako demonyo? Ako ang demonyo? Ha? Ikaw ang demonyo! Sinasapian ka lang ni Satanas! Alam mo ba yun? Yung kaluluwa mo, sinusunog na sa impyerno! Ha? Ikaw ang demonyo! Demonyo ka! Maling ka talaga. Mga kapitbahay! Gusto niyo ako magsamantalaan na siya! Maling! Tama na! Huwag mo ako! Maling ka dito! Nena! Nena! Para lang matakasan ang ama-amahan, isinigaw ni Amalia na kunwari gusto siyang gahasain ang tiyuhin. Sa ginawa niyang ito, lalong naging mainit si Amalia sa mata ng tiyo. Ilang araw siyang hindi nakatungtong sa kanilang bahay. Maging ang kanyang ina ay wala ring nagawa para kay Amalia. Nena, umasok na dito sa loob. Tulog na si Chong. Tulog na tayo. Dito lang ako sa labas matutulog. Pero saan ka matutulog? Dito, kasama ng mga manok. Mas ligtas naman ako dito kaysa dyan sa loob ng pamamahay na yan.
patawarin mo ako. Kasalanan ko. Dapat hindi ko pinabayaan mangyari lahat ito. Bakit nga ba, Mama? Bakit mo kami inahayaan? Ano bang ginawa namin? Ba't namin kailangan magdusa ng ganito? Ngunit sa bandang huli, hindi na rin nakatiis ang ina ni na Amalia. Sagani, sumusobra na yata ang ginagawa mong pagdisiplina sa mga anak ko. Sasaktan na sila. Wala akong ginagawang mali. Alam mo yon. Lahat ng ginagawa ko ay ayon lamang sa Biblia. Bakit sinasabi ba dyan sa Biblia na saktan mo sila? Oo. Kung kinakailangan para ituwid ang mga mali nilang gawain. Eh masyado mo naman yatang binabase dyan sa binabasa mo yung lahat ng kilos mo. Niminsan ba, hindi mo naisip na baka mali ang pagkakaintindi mo dyan sa Biblia na baka ikaw ang may kasalanan? Ako pa ngayon ang may kasalanan? Matapos akong bastusin ang mga anak mo? Mga wala silang utang na loob! Mas mabuti pang nag-alaga na lang ako ng baboy. Pag malalaki na sila, may pakikinabangan pa ako. Pero yung mga anak mo, pinalamong ko ng lahat sa mga palad ko. Kamay ko pang sinakmal! Huwag na huwag mong ihambing ang mga anak ko sa baboy. Hayop ka! At bakit hindi? Saan ko sila ihambing? Yung mga anak mo, mas masahol pa sa baboy! Hindi ko na rin kaya ito, Isagani. Aalis na kami ng mga anak ko dito sa lugar na to. At wala akong pakialam kung sasama ko. Hindi. Ng paglaban ng kanilang ina, wala pa rin itong nagawa upang mapigilan ang mahigpit na pagdidisiplina ni Isagani sa magkakapatid na Amalia, Cheng at Alex. Bumalik din sa Maynila ang pamilya. Gusto man nilang bumukod, nanatili pa rin sina Amalia sa poder ng ama-amahan dahil na rin sa kakulangan nila sa pera. Mama, alam niyo ba nangunguna ulit ako sa klase? Talaga? At sabi pa ng mga kaklase ko, beauty and brains daw ako. Kanino ka kaya nagmana? Eh di sa inyo. Good morning po. Isagani, alam mo, nangunguna na naman sa klase si Nena. Dapat ba akong matuwa? Bakit naman hindi? Humble thyself, and thou shall be honored. Si Nena nga ang pinakamatalino sa klase nila. Maaring siya nga ang pinakamaganda. Pero nakalimutan mo naman ang Diyos sa puso mo.
Ano ang silbi ng pagiging matalino at maganda? Kung ang kaluluwa mo naman, nasa impyerno na. Mama, alam niyo naman na hindi nawawala sa puso ko ang Diyos. Congratulations! Bakit po? Sa buong school na nag-apply ng scholarship sa Amerika, ikaw lang ang napili! Talaga po? Oo, iha. Congratulations again! Salamat! Sa Amerika ka na magka-college. Salamat po, ma'am. Thank you. Iliga, maganda ba talaga siya? Oh, teka, ano itsura niya? Ano yan? Ang ganda niya. Tapos? Ang tahos ng ilong, tapos... Ano yung pinag-uusapan niyo? Ah, kasi ito si Esther, nakapagpa-autograph siya kay Gloria Romero. Talaga? Talaga? Saan? Sa holiday movie lang. Nagpunta kasi siya nung isang linggo doon. Tapos, nakita niya si Gloria Romero. Ayun, nagpa-autograph siya. At sa Biyernes, pupunta kami doon. Oh, okay. Sama ka, ha? Sama ka! Gustong-gusto ni Amalia na makapunta sa movie studio. Kaya naman ginawa niya ang lahat ng paraan para mapapayag ang ina. Eh, sana andyan din si Gloria, no? Ay, sana nga po. Pero alam ko po na andyan po yung lagi. Talaga? Ay. Excuse me po, Mrs. Pwede po bang makuna niya anak niyo? Ang ganda-ganda niya, eh. Bakit? Eh, pakikita ko lang po sa boss ko. Baka pwede siyang mag-artista. Ah, pasensya ka na. Hindi pa pwede kasi nag-aaral pa eh. Kahit isang picture lang, Mrs. Mama. Andito po kayo, Mrs. Okay. Oh, Miss, ha? Dito, ha? Okay. Alright, eh. 5, 4, 3... Walang kamalay-malay si Amalia na ang mundo pala ng showbiz ang itinakda sa kanya ng tadhana. Oh, anong pinag-uusapan niyo dyan? Mama, wala po. pwede ho kay Amalia Fentes? Ako po yun. Bakit po? Gusto po kayong makausap ni Dr. Perez, ang may-ari po ng Sampaguita Pictures. Bakit daw? Nakita po kasi niya yung litrato ng anak niyo. Gusto niyang makita si Amalia sa personal. Para daw po malaman kung pwedeng maging artista. Ang pelikula, unti-unting nakatanaw ng pag-asa si Amalia sa pagitan ng pag-aaral at pagtitiis sa kalupitan ng kanyang tiyuhin. Pelikula ang naging takbuhan ni Amalia upang kahit paano'y maibsan ang lungkot na hatid ng totoong buhay. Naging masugid siyang tagahanga ng iba't ibang artista, lalo na ni Gloria Romero. Ngunit malayo sa hinagap ni Amalia na siya ang susunod sa yapak ng reyna ng pelikulang Pilipino. Mrs., hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong gawing artista ang anak ninyo. Kung gusto nyo, papipirmahin ko siya ng kontrata ngayon. Yan din. 30 pesos kada isang linggo. Hindi nyo naintindihan eh. Hindi pa pwedeng mag-artista ang anak ko kasi nag-aaral pa siya. Kaya tanggihan ninyo ang offer ko? Pagpasensyahan niyo na po. Eh, talagang hindi pa ho pwede. Masyado pa siyang bata. Tsaka kailangan kasing tapusin niya muna pag-aaral niya. High school pa lang siya eh. Sana ho naintindihan niyo. Sige po.
Lena! Halika, umuwi na tayo. Total naman, marami ka na nakitang artista eh. Sige na, pakahanapin na tayo ng tiyong mo. Sige na. Sige po. Salamat. Sige po. Ngunit hindi doon natigil ang paghabol ng producer sa ina ni Amalia. Mama? Anak, nandiyan ka pala. Mama, anong iniisip niyo? May inililihim ba kayo sa akin? Ayoko sanang sabihin sa'yo eh, kaya lang pakiramdam ko parang may karapatan kang malaman ang lahat. Ano po yun? Alam mo may offer sa'yo ang Sampaguita. 50 pesos per week. At pag gumawa ka ng pelikula, 500. Nakalaking pera din nun, ano? Kung tutuusin, mas malaki ang kikitain ko kaysa sa kinikita ni Chong. Oo nga, pero parang mahirap magtiwala sa mundo ng pelikula. Tsaka isa pa, sayang yung pag-aaral mo. May scholarship ka pa naman sa Amerika. Mama, buhay ko po to. Sana ako po yung magdidesisyon sa buhay ko, sa sarili ko. Gusto ko pong tanggapin yung offer na Sampaguita. Gusto ko mag-ipon ng pera, na sarili kong pera. Mama, gusto ko mag-ipon para sa kinabukasan natin. Gusto ko maging isang artista. Gusto mo maging isang artista? Chong, kanina pa po ba kayo dyan? Tamang-tama lang para marinig kung gusto mo maging isang artista. Hindi ako nagkamali sa pagkatao mo, Nena. After all, gusto mo rin palang maging isang painted whore! Makikita mo! Magiging isang babaeng bayaran ka! Ibebenta mo ang buong kaluluwa mo para maging artista. Nasayang lang ang lahat ng perang ginastos ko para sa pagpapalaki sa'yo. Ang sakit yun naman magsalita, Chong. Paano niyo nasisiguro na magiging isang babaeng bayaran ako? Bakit hindi? Sigurado ako! Binibigyan kita ng isang magandang buhay. Anong gusto mo? Pinipili mo isang buhay na makasalanan! Diyan kayo nagkakamali. Dahil para sa akin at sa mga kapatid ko, kahit anong buhay mas maganda kaysa sa buhay na binibigay niyo sa amin! Patawarin niyo ako. Siguro nga, masama ang suwayin ng mga nakakatanda. Pero gagawin ko ang lahat sa tingin ko na makakabuti para sa akin at sa mga kapatid ko! Diyan sa ginagawa mo, anak. Opo, Mama. Siguradong-sigurado na ako. Gagawin ko to para sa pamilya natin. Congratulations. Salamat po. And welcome to Sampaguita Pictures.
Amalia Fuentes. Ang susunod na maningning na bituin na titingalin ang lahat. Congratulations din po. Salamat. Natanggihan ni Amalia ang pang-aakit sa kanya ng mundo ng pelikula. Kaya tinanggap na rin niya ang alok ng Sampaguita Pictures. Ngunit sa kabila ng tinamong kasikatan, lalo lamang kinamuhian si Amalia ng kanyang ama-amahan. Uwi pa ba ng isang matinong babae to? Chong, galing ho akong trabaho. Trabaho? Tignan mo. Tignan mo yung kapal ng kolorete sa pagpamukha mo! Hindi na kita kilala. Nakakahiya ka! Isa kang kampun! Isa tala. Buhay ka pa. Sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno! Hindi, Chong. Hindi nasusunog ang kaluluwa ko sa impyerno. Dahil alam ng Diyos kung may ginagawa akong mali. Kung may tinatapakan akong tao. Alam niyo kung sino ang nakakasakit dito? Walang iba kundi kayo! Tago lang naman kayo sa likod ng Biblia eh! Wala kang utang na loob! Utang na loob? Chong, kung may utang kami sa inyo, huwag kayong mag-alala dahil babayaran ko lahat. Porket kumikita ka na, mayabang ka na! Ito ang tatandaan mo, Nena. Huwag na huwag kang lalapit sa akin para humingi ng tulong. Mula sa araw na ito, wala na akong pakialam sa'yo! Itinatakwil na kita! Hindi mo na ako kailangan itakwil! Dahil noon pa man, gusto ko na kumawala dito sa impyernong buhay na to! Kamali ng pagkakakilala sa'yo. Anak, maayos din lahat ito. May awa ang Diyos, anak. Nena, Nena, tatakot ako. Alex, kang matakot. Alam mo, nung bagong silang ka, sabi sa akin ni Papa, ako daw ang magiging anghel niyo. At alam mo, nangako ako sa kanya na hindi ko kayo pababayaan. At hindi ko makalimutan yung pangakong yun hanggang ngayon. At mula ngayon, ako na ang bahala sa inyo. Mga kapatid ko at sa'yo, Mama.
gagawin ko ang lahat para maging maganda ang buhay natin. At ipinapangako ko na walang pwedeng manakit sa inyo. Kahit anong paraan. Magpakailanman. Magpakailanman. Mula nga noon ay tinaguyod na ni Amalia ang kanyang pamilya. Unti-unti siyang sumikat hanggang sa mapabilang siya sa hilera ng mga nagniningningang reyna ng pelikulang Pilipino. Marami siyang tagumpay na nakuha, pero walang papantay sa tagumpay ng isang pamilyang nagmamahal sa kanya. Mula sa angkan ni na Amalia, umusbong ang mga aktor na kinikilala rin natin ngayon. Ito'y sina Ninyo Mulak na anak ni Alex at si Aga Mulak na anak naman ni Cheng. Miss Amalia, bukod sa iyong kagandahan na noong mga panahon yun, the Elizabeth Taylor of the Philippines, hindi ba? Bukod dyan, kilala ka sa pagiging matapang, straightforward, hindi ka umuurong, di ba? You get what you want. That's the kind of image the public has of you, eh. Saan mo nakukuha yung ganong uring tapang, no? After watching the show, gusto kong makita nila kung bakit nagkaganito ako na kailangan ipaglabang ko, hindi lang ang sarili ko, kundi pati pamilya ko. Pati daw kabuhayan ng mulak, ng mga mulak. Ikaw daw ang nag-isip. Totoo ba yun? Ang nangyari sa akin, yung mga kapatid ko, parang ginawa kong personal crusade ko na yung mga ambition ko for myself, like gusto kong makapag-aral noon. Si Alex, yung naging tatay ni Ninyo. Ah, tatay ni Ninyo, yes. Naging producer din siya. Nakapag-aral yon sa Amerika, nakapag-master's degree siya sa UC Berkeley, no? Because pinupush ko talaga sila. Ako ang parang yung ang ambition ko through them, gusto kong ma-realize din, ma-fulfill din. At ikaw ang gumasta doon. Magmula nung mag-artista ako hanggang sa nakapag-artista na si Ninyo at saka nakapag-produce sila, ako ang talagang breadwinner all the way. How is the relationship now with your brothers? Kaming tatlo, no, is very strong. Talaga? And nothing can break that. Ibig mo ba sabihin, pagka sinabi mo sa mga kapatid mo, hindi mababali? Hindi naman, pero parang nirerespeto nila ang mga decision-making powers ko. Sayang daw, bakit yung isang anak mo eh? Rizal was 2 years old nung maghiwalay kami ng father niya. So, I opted to wait until I find the right man, the good man. Paano ba naging artista nung kasagsagan ninyo? Meron din kaming mga workshop. Ah, meron din? Yes. We are taught how to walk. Mas intense ang training sa amin noon. No, meron ba mga tao na masasabi mong naging mahalaga, no, sa iyong pagiging isang artistang napakagaling na tinitingala ngayon at nire-respeto? Si Dr. Perez. Sampaguita was at the top because he was running the studio. Para dun sa mga bagong sibol na artista ngayon, anong maipapayo mo, no? Para sila, for them to stay in their careers, in their professions, no? More than anything, I think you have to have the drive and the determination. Real. Saka there is no easy way to success. That's right. That's you really have to work at it. Miss Amalia, maraming salamat. Okay. At tinutulutan mo kaming itampok ang iyong, well, bahagi lang, but I'm sure kapupulutan nila ng aral talaga. Mel, it's been a privilege. This is my first time to meet you, to talk to you. Yes. You're such a gracious lady. Thank you. And I would like to thank GMA, Kapuso, for giving me this opportunity to air my story. Parang kahit na in a small way, marami ng mga nanonood siguro ngayon hindi na maalala yung aming era. And so I would like to thank all of you and of course all the staff for giving me this chance. Thank you po. Marami pong salamat. It's a pleasure. It's our pleasure to have you. Sino nga ba mag-aakalang ang isa
sa mga kinikilalang institusyon ng pelikulang Pilipino ay dumaan din pala sa matinding paghihirap ng kanyang kabataan. Hindi lang pala ang kagandahan at katalinuhan niya ang dapat nating hangaan, kundi pati na rin ang ipinamalas niyang katatagan sa gitna ng napakaraming pagsubok. At bagamat bihira na natin siyang mapanood ngayon, patuloy pa rin tayong mapapatingala sa ningning ng kanyang bituin. Ang ning ng nag-iisang Amalia Fuentes. Ako po si Mel Dianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Pakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa iyong lungkot.